Kung alam nyo tong equation na to, SD is not equal to SLS, therefore 2550 is wrong. Pag-aralan po natin yan at tayo po ay nagbubunyag ng mga katarantaduhan, kagaguhan na ginagawa ng mga BIR official sa mga taxpayer. So, nag-a-accept po tayo ng mga franchisee. Ayan, accept na ho. Para ho sa paghawak ng mga deficiency tax cases. Ang tema ho na pag-uusapan natin ay tungkol ho sa deficiency taxes related ho sa value-added tax. Tandaan ho ninyo, ang value-added tax po ay mayroong apat na segments. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Ayan ho ang apat na segments ng BIR. So therefore, ang attack ho sa pag sa mga deficiency at assessment ng BIR is on a quarterly basis. Tandaan ho nyo yan para hindi ho kayo magkakamali. So pag-uusapan ho natin again is about undeclared sales. Meron daw kayong undeclared sales because ito pong inyong source document. Ano ba yung mga source document na yan? Dalawa lang naman, SI at saka OR. So, yung SI at OR nyo raw nung kinumpare sa summary list of sales, SLS, SD ho ito, ay may difference. So, itong difference na to e considered, considered as undeclared. Undeclared sales. Totoo ho ba ito at kailangan ho nating pag-aralan? Okay. Actually ho itong ito ay mali. Mali. Ang sabi ho ng batas, ang ino-audit sa inyo ay yung return. Kailangan pasinungalingan ng BIR na yung BIR form dito sa pinag-uusapan natin 2550Q ay mali. So, para mapatunayan itong mali, kailangan may ebidensya na ito ay mali. Ibig bang sabihin, pag yung kinumpara mo yung apple at saka yung mangga, mas natanamisan ka sa apple dahil yung mangga ay maasim, yung sibuyas ay matamis. Pwede ba yon? Hindi. Tatlong dokumento, tandaan nyo yung kinukumpare dito. Kung itong dalawang dokumento na to, itong source document at saka summary list of sale, ay hindi magkatulad, ibig bang sabihin yung 2550Q nyo ay mali? Diba? Mali ho yung way ng presentation. O, sabi kasi dito, ang ginamit niya is section 105. So, pupunta kayo sa section 105. Sabi sa 105, para magkaroon ng VAT o magkaroon ng sale o maimposan kayo ng VAT, there must be a sale. Tama naman. Ang sale under section 113 ay suportado ng source document. Pero pag meron kang summary list of sales, not necessary, yung nakasulat sa summary of sales ay mali or tama. Oo, pwede siyang maging mali, pwede siyang maging tama, pero hindi siya source ng pagre-record mo ng information sa 2550Q. Ang source ng pagre-record ng information ay yung pong source document. Ito po ay panggulo, penggo. Ayan, panggulo. So, ibig sabihin, hindi naman kasali, sinasali para magulo ka. So, ano ang solusyon dito? Napakasimple lang. Napakasimple. Sabi ko, on a quarterly basis, i-present ninyo yung working paper ninyo para ho dito sa ganitong klase ng BIR attack. Okay. Yung working paper na to ay mapapanood nyo ho sa susunod kong video. At yung mga video yan ay available lang ho doon ho sa aking mga franchisee. Dahil kung tama ang inyong working paper, eh walang kwenta ho ito. Ang laki-laki ng savings ninyo, times 12 yan, say, mga 200,000. So, mag-franchise na po kayo. So, mga ka-taxpayer kong mahal,
Huwag ho ninyong i-abandon yung inyong responsibility. Okay? Gamitin ang batas para hindi ho kayo maloko. Gamitin ang batas para hindi ho kayo pagkapirahan. Gamitin ang batas para hindi po kayo makulong. Yan lang po ang dapat niyong gawin para maging masaya po ang pamilya ninyo at masaya ang buhay niyo. Makita-kita ho tayo sa susunod nating video. Peace and happiness be with you for life. See you later.